Good evening, everyone, and let me greet you a happy new year. So, sa ngayon, patapos na or tapos na ang 2021. And it's been a while since I share you a videos regarding sa mga devotions na binabasa ko, no? Today, I just want to reflect kung ano ba yung naging buhay natin this 2021, and I want to share this with you guys, a letter from Apostle Paul na nagpapakita sa bawat isa sa atin ng isang magandang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. And I hope you guys, all of you are okay in your places. At sana yung pagpapala ng Panginoong Diyos ay patuloy niyong nararanasan at mararanasan pa sa panibagong taon na papasok sa bawat isa sa atin. Let me share you a verse here in Hebrews chapter 10 verse 36. Hebrews 10 verse 36, and it says here, "For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise." Ang talatang ito o ang text na ito ay nagpapakita na ang bawat Kristiyano, no, ang bawat tao ay nangangailangan na mabuhay ng sang-ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, na merong kaagipay o kasabay ng pagtitiis at pagtatiyaga. Pagtitiis saan at pagtatiyaga sa anong bagay? Maraming mga bagay na pinatutungkulan ang bagay na ito. At ang letter na ito ni Apostle Pablo ay nakatungkol sa mga Hebreo o sa Hebrews, na sila naman ay kumakatawan sa panahon natin ngayon na mga tao na tumanggap kay Kristo. So ano ba yung mga bagay na nararanasan natin or naranasan natin na pagtitiis at pagtiyaga sa ating buhay this 2021, ano? Itong nakalipas na 2021. Some of us experienced loss of job. Ang iba sa atin nagkaroon ng karamdaman, malala higit sa lahat, COVID-19. And some of us may be experienced ng brokenness or broken family, at marami pang mga bagay na kagaya ng pinipersecute ka dahil sa paniniwala mo, sa pananampalataya mo. At ang lahat ng mga bagay na yan ay isang masasabi natin na merong kinalaman sa pagtitiis, no, sa pag-endure ng mga bagay, dahil ang bawat isa sa atin ay naglilingkod kay Kristo. Tayo ay nananatiling kasama ng ating Panginoon. So sa 2022, mga kaibigan, mga giliw kong mga tagapakinig at tagapanood, nais ko sanang siya sa atin o i-reflect natin yung ating mga sarili. How we are going to face 2022? What hopes do we have? No? And what plans are we planning para makasabay tayo sa buhay, hindi lang sa paraan ng pagpapayaman o pagpapaginhawa ng buhay, patigit sa lahat yung merong kinalaman sa mas malalim pang relasyon sa ating Panginoon. New Year's resolution, no? Palagi nating sinasabi yung mga bagay na yan, and palagi tayong nagkakaroon ng New Year's resolution. And whether we like it or not, most of us, we failed dun sa bagay na gusto natin gawin because maraming mga bagay na nangyayari, no? And sometimes mas nadadaig tayo nung kahinaan natin bilang isang tao. But I tell you guys that this very verse in Hebrews 10:36, God himself said that we will receive his promise, and that promise is none other than everlasting life, the eternal hope, the salvation from Jesus Christ, no? Kapag ka tayo ay nanatili at nanampalataya sa ating Panginoon, mararanasan natin yung mga pagpapala na ito sa hinaharap, no? Sa mga pagkakataon na hinaharap. We might struggles, no? We might fail, we might stumble sa ating pananampalataya. Pero naniniwala ako, nakagaya ng mga apostol, mga karakter sa Biblia, nakagaya rin natin ng mga tao, na sila ay nanatili sa ating Panginoong Diyos at hindi sila pinabayaan. Yes, we may, no? We may face struggles and difficulties in life, but there is a assurance sa ating Panginoon na tayo ay magiging victorious sa lahat ng oras at sa lahat ng laban. Kaya sa gabing ito, sa pagtatapos ng isang maiksing paalaala
ng pag-reflect ng buhay 2021 at pagharap sa panibagong taon ng 2022, I congratulate every one of you kasi nakasurvive tayo, ano? And we are still alive to do exactly what God wants us to do. So pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa gabing ito at nawa ang bawat buhay natin ay maibigay natin sa Panginoon ng buong buo at ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating maranasan. God bless you and Happy New Year!